channel. My name is Anna. If you love plants at bago ka lang sa akin channel at hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button, also the like, pa-share na rin po, and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. For today's video, meron akong nabiling bulb ng Stargazer plant at nabili ko siya sa Divisoria. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya itinanim at saka kung ano yung ginamit kong soil sa kanya, pati yung pots niya, tsaka kung ano yung sunlight niya. So, tara! Yung nakatali na yan, 7 peraso, 150 yan. So, ito yung pink na Stargazer. Yan sila. At ito naman yung orange na dwarf na sinasabi ni ate. Yan. So, ito yung nabili ko na Stargazer na bulb. Yan. At nakuha ko lang siya or nabili ko lang siya or binigay lang siya sa akin ni ate ng 100 pesos. Apat na sila, so 25 pesos each lang. So ayan, so apat na, tatlong color daw yung big na or malaki na Stargazer at may isang bonsai. Ayan, hindi sinabi ni ate kung anong kulay yung bonsai pero yung nakita ko parang green siya. So itong tatlo, yan, ito yung malalaking Stargazer. So sabi ni ate, yellow daw yan, red tsaka pink. So hindi ko alam kung nasaan dyan yung yellow or red or pink. So maybe siguro ito yung yellow, ayan no, kasi yellow yung ano niya. Tsaka ito, parang ito oh, parang red siya. Or ito yung pink, maybe siguro ganyan. Kasi hindi na rin sinabi sa akin ni ate, hindi niya nainisa-isa kung alin dyan yung color. So basta daw, tatlong color siya. So, yan. So, ngayon, ipapat ko na siya. Una, ang gagamitin ko sa kanya ay ito, itong pot na to na kulay green. So, yan, may butas siya. At apat sila. Yan. Four yan, color green. And then, ang aking soil. So, ito yung aking soil. Ayan. So, ano siya? Partition siya ng cocofit, rice hull, tsaka garden soil. Ayan. Tsaka, gagamit ako ng ito. Ayan. Gagamit ako nito. Coco fiber. So, ilalagay ko siya sa ilalim ng pot. Ito muna yung ilalagay ko bago yung soil. So, lagyan na natin isa-isa ang kanilang pot ng coco fiber. Lagyan natin. Okay lang tayo. So, yung tama lang, yung medyo makakahinga lang. Yan. Kasi maganda na may coco fiber dahil nag-ano siya eh, nagpapa-remain siya ng moist. Kasi gusto ng mga bulk ay mga moist sila. Malaking tulong itong coco fiber na to. So, lagyan natin isa-isa. Pero kung wala naman kayong coco fiber, coco peat, pwede rin. Pwede rin siyang lagyan. Or kung wala, okay lang, mag-mix na lang, i-mix nyo na lang doon sa soil nyo, yung coco peat nyo kung wala kayong coco fiber. So, lagyan lang natin. So, maganda rin na, ano, maganda yung hole ng inyong pot para maganda yung daloy or drainage ng water. So, yan, meron na. So, next na lalagay natin ay ang kanyang soil. Maglagay na tayo ngayon ng soil nila. So, one by one siguro lagyan natin. Para matakpan lang yung ano. Matakpan lang yung fiber niya. So, next ito. Ayan. Lagyan pa natin. So, ganyan. And then, 3. Ayan. And then, last one. Ito.
natin sila at ilalagay ko lang sila or ibabaon ko lang hanggang, maybe hanggang dito siguro, hanggang sa may roots lang. So, lagay na natin. So, ayan, ganyan. And then, lagay natin ng soil. Ayan. Okay na siguro yan. And next, ito medyo malaki siya. Malaki yung bulb niya. Oh, grabe. So, parang meron ng lalabas na ano, panibagong leaf or flower. Sana maging successful sila lahat kasi first time ko mag-pot or mag-repotting ng cuttings or bulb. Nakaka-happy lang kasi ito ay nabili ko ng mura lang. Siguro pag sa online, mahal siya. So, dahil may nadaanan lang ako dyan sa place namin. So, bili agad ako. Yung monstera ko na ano, na cuttings lang din, dyan ko lang din nabibili sa Divisoria. May mga nakapwesto lang na ganun. Na nagbibenta ng cuttings at saka bulb. So, hanggang dito lang. Yan. So, nagtinabunan ko lang yung roots nila. And then, last one. Ito yung last. Ayan. Oh, ang tataba ng ano nila, ng bulb nila, yung pinaka roots nila or stem ba yan. Ang tataba, ang healthy. Sana, ano, mag-survive sila. At matubuan agad sila ng panibagong leaves at saka roots. So, yan. Yan sila. So, ilalagay ko lang sila sa shaded area. And then, yung watering nila, dahil masa-masa siya, maybe one day or two days or pag na-dry, dun ko lang sila didiligan. After one month, kasi nung February 26 ko sila nabili, at March 26 ngayon, so, one month na sila. So, ito yung pagbabago nila o yung improvement nila. Ayan, mataas na siya. Yan. Nakaka-happy kasi o grabe o ang taas na niya. Ang taas na ng inch ng tinaas niya. At saka ito yung pangalawa. So, ito nga pala, yung tatlo na yan. Ayan yung red, pink, or yellow. Hindi ko lang alam kung alin dyan sa tatlo na yan. Pero yung color na yon ay nandyan lang. So, ito sila. Ayan, oh. So, lumampas na sila dito sa pot na to. At saka ito, yan, oh. Meron na rin siyang, ano, leaves. At saka ito. And then, ito, mas mataas. Yan. So, ayun yung parang maliit o bonsai. Pero, meron na rin siyang improvement. Ayan. Palabas na rin yung kanyang, ayan, oh, second stem or leaves niya. First stem pala, ito yung pangalawa, ayan. So, ito yung, ano, bulb na tinanim ko. So, ganyan lang yung ginawa ko, nilabas ko lang sila konti. Ayan din, ito rin, so ito na sila. At saka, ito, diba? So, ganun lang magtanim ng bulb, ng stargazer, or kahit anong plants, madali lang siya. Minsan nga hindi masyadong maarte sa ano eh, sa potting mix eh. Basta lang well drain yung soil nila. So ito yung sunlight nila, 1 month na sila, nasa shaded area lang sila nakalagay. Hindi ko sila pinapaarawan. At nadiligan ko na sila ng isang beses ng hugas bigas. And then naisprehan ko na rin sila ng isang beses ng fertilizer. Kaya, nag-improve sila ng ganyan. Pagdating naman sa pests or yung mga disease, wala naman akong naging problema sa kanila. Hindi naman sila nilalanggam at hindi sila na mealybugs. Wala rin insect na dumadapo sa kanilang leaves at saka sa potting mix nila. So, yan ang aking update sa aking bulb stargazer. So, eto na ang aking stargazer. Mas mataas na siya sa kanyang pots. Ito,
Tsaka ayan, humahabol na ito. Tsaka yung dalawa ko pa doon. So, nakaka-happy. Happy ako kasi first time ko ngang magtanim or magripat ng valve. Kala ko hindi ko siya mabubuhay. Pero ayan, tumaas siya at nabuhay naman siya sa akin. So, next time na mag-order uli ako ng ganito or meron uli akong mabibili, hindi na ako mag-worry na mag-repot kasi nakabuhay na ako. So, mag-shoutout muna ako bago ako mag-end. So, gusto ko lang mag-hi at saka mag-hello sa aking mga new subscriber at saka yung mga nag-send ng comment sa comment box ko. Unahin ko sa aking shoutout si Sir Efren Costales. Hi sa'yo, pre! So, pangalawa naman ay si Jane De La Rosa ng Batangas. Pangatlo, si Sis Zen Lamgo. At ang last ay si Ma'am Joy at Home. Meron. So, ganun lang yung process ng pagtanim ko sa aking stargazer bulb. Sana nakapag-share ako sa inyo ng konting kaalaman. So, kung gusto ninyo ang aking video for today, please give me a thumbs up. Don't forget to subscribe my channel, Ana Duran. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Thank you. Bye-bye.